this subject very intently because I believe we cannot go in a rapture without the character of Christ. Hindi tayo makakasama sa pagkagaw kung hindi tayo nahubog sa ugali ni Kristo. Amen. Because I believe that there are virtues that a woman has to have in order for her to be married to a husband. And we as the church is considered as a woman in the Bible. See, and Jesus is our bridegroom and we are the bride. So let's look at the word character. Ano ho ba talaga ang character? Ito po ay dinefine sa dictionary as the essential traits of a person. So ito pala yung ugali o description kagaya ng isang tao na mabait, honest, and generous. So these are traits that you can find in a person. It could be positive or negative. It is also the moral or ethical quality of a person. Whether a person is moral or immoral, ethical or unethical. And pangatlo, it pertains to the behavior or status or reputation of a person. So yung character pala mga kapatid, ito yung reputasyon natin. So, and we're talking about Christ-like character here. Hindi lamang kaninong character because we know that there are many types of characters in the Bible. But we look at Jesus Christ. Meron pong popular na quotation na nagdi-define ng character. Sabi po rito, as the excellence of art is its beauty and the excellence of gold is its purity, so the excellence of man is his character. So ang tao raw ay nasusukat ayon sa kanyang pagkatao, yung kanyang ugali, yung kanyang karakter, yung kanyang attitude. So we would like to look at these things today. Brother Branham said in the message exposition of the Seventh Church Age, sabi niya rito, character is not a victory. Or rather, character is a victory, not a gift. So ang ugali daw ng tao, hindi po ito regalo ng Diyos sa kanya, na ikaw ay pinanganak ng mabait, pinanganak ka ng mabuti, banal. No. It has to be a victorious active experience na nadanasan mo. Kung bakit may love ka ngayon, dahil nalampasan mo ang galit. See? Mayroon kang peace ngayon dahil nalampasan mo yung worry. You are victorious. Sin, death, or rather fear and worry, kaya nagkaroon ka na victory sa buhay mo. Naging character yon. So a man without character cannot reign because power apart from character is satanic. So kapangyarihan pala mga kapatid na galing sa Diyos, yun ang kailangan natin. Dahil kung wala kang character na gaya ni Kristo, you cannot reign, hindi ka pwedeng mamuno at ito ay galing sa Diablo. But power with character is fit to rule. So makikita natin mga kapatid na ang character ni Kristo ang kailangan matanggap natin. Why? Because Jesus Christ is a conqueror. Jesus Christ is our Savior. He has passed through the test. He has suffered a lot. And because of that suffering, He had become the author of our eternal salvation, sabi ng Bible. So tingnan natin dito mga kapatid, another definition of character in general, it means a person's character it is the sum rather of all of his or her disposition, thoughts, intentions, desires, actions, motives, and objective. So yung sum or totality ng kanyang disposition. You need to have a proper disposition. You need to have pure thoughts. You can have impure thoughts. It could be good intentions or bad intentions. So your desires, your actions, and your motives and objectives should be right. So kailangan po natin tingnan ang mga bagay na ito. Kasi ito ang bumubuo ng ating pagkatao, yung character natin. See? So to be Christ-like means to follow God's requirement. Para tayo maging gaya ni Kristo, ano po ba ang kailangan natin gawin? Para ang ating karakter ay maging kagaya ng karakter ni Lord. See? It's not just, we're not following a man. See? We're not, our model is not just a man na kagaya ng mga propeta. Kasi lahat sila may kamalian. See? See all the prophets,
Moses, David committed adultery, you know, Samson, and Abraham lied. So they, lahat sila may mga kahinaan. So we have to look at the Lord Jesus Christ to be our example. So how can we become like Him? Ito po ang sabi ng Panginoon sa John 3:3. First of all, you must be born again. Right. Kailangan mamatay ka sa lumang pagkatao at ipanganak ka kay Kristo. John chapter 3 verse 3. This is the first doctrine of Jesus Christ in the Bible. Sabi ni Jesus dito, "Verily, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see." The word see means understand. He cannot see the kingdom of God. You can never understand, you can never enter the kingdom of God except you be born again. Amen. First. So ano ba ang born again, mga kapatid? Kasi yan ang hinahanap ni Lord para sa karakter natin. Sabi ng Bible, kapag nakay Kristo ka, tinanggap mo siya as sarili mong Panginoon at tagapagligtas, you become a new creation. 2 Corinthians 5:17, sabi ni Paul, "Therefore, if any man be in Christ," first you must be in Christ. "If His word abide in you and you abide in Him," sabi ni Lord, "you can ask anything, it shall be done unto you." So, if you are in Christ, you are a new creature. All things. Ano yung mga old things? Yung mga kasalanan mo, yung mga maling attitude, yung mga bisyo. All things are passed away. Mawawala yan. Amen. Why? Patatawarin ka, lilinisin ka ng Panginoon. Yes. Sa iyong kasalanan, behold, all things are become new. Right. Nagkakaroon ng regeneration, restoration, purification. Maraming tawag ang Bible dyan sa new birth. Tingnan natin ang sagot ni Brother Branham sa kung ano ang new birth. What is the new birth? Sabi niya sa hearing, recognizing, acting on the word of God. Sabi niya, it's being born again of the Spirit of God. Na ikaw pala ay pinanahana ng Espiritu ng Panginoon. That's how you are born by the Spirit. Born by the Spirit, that's the new birth. Why? Tayo'y namumuhay sa laman. Ang tao pinanganak na makasalanan, selfish, may pagkamuhi, may pagkaingit. Lahat ng masasamang pita ay nandito sa laman na ito. Because we were born in sin, shaped in iniquity, come to this world speaking lies. See, so kailangan natin ma-born again. How do we get born again? How do we get the Spirit? Acts 2:38. Sabi roon, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost," Holy Spirit. So yung Holy Spirit, yan ang magkukwinken ng mortal body mo. Yan ang magbabago sa iyo. Tuloy natin dito. Sabi niya sa God's Provided Way of Healing, "Conversion is the Holy Spirit that moves the old nature out, and the new nature comes in, which is the Holy Ghost." Ayan pala mga kapatid. Alam natin, to live in the flesh is death, but to live in the Spirit is life eternal. So kaya mga kapatid, para nating karakter ay mahubog, kailangan po pala nating matanggap ang Espiritu ng Panginoon. Another quote, "So thou knowest all things." Sabi niya rito, "The worshiper having purged has no more conscience or desire of sin." Pag ikaw pala na born again na, ay wala ka ng desire na magkasala pa. Wala ka ng desire na gumawa pa ng masama. That's written in Hebrews 9. See, when the worshiper is purged, is when he is born again, when his old nature dies and a new nature sets in, then he becomes a part of God, a son of God, he gets new life. Yan pala mga kapatid ang nangyayari sa atin. Hindi sarili nating kagustuhan, hindi sarili nating New Year's resolution, kundi ang Espiritu ng Panginoon. See? Because not by might, not by power, but it's by my Spirit, said the Lord. Yun po ang magbibigay sa atin ng conversion. See? At bibigyan kanya ng revelation sa kanyang salita. Mabubuksan ang Biblia sa iyo. Yung dati mo hindi naunawaan, nakikita mo na, very clear. Wala ka nang tanong pa. See? Tinanong si Brother Branham, "What is the new birth?" Sabi niya sa mensahe, "Christ is the mystery of God. It is the revelation of Jesus Christ personally to you." So meron kang kapahayagan kung sino si Kristo.
Kagaya nung tinanong ni Lord ang mga apostol, sabi niya, sino ba ako sa mga tao? Sabi nila, oh, ikaw si Jeremiah, ikaw isa sa mga propeta, pero sabi ni Lord, personally, who am I to you? And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. And upon this rock, sabi ni Lord, upon this revelation that my Father has given you, I will build my church, and the gates of hell can never prevail against it. So sabi ni Brother Branham dito, not you join a church, hindi ito pangsali. See, being born again is not joining a church or shaking a hand or saying a creed or living by a code of rules. It's the Bible, Christ, the Word that was revealed to you. Christ in you, that is the revelation that the church is built upon. So ikaw may Kristo na sa puso. Ano man ang gawin ng ibang tao, si ikaw ay magpapatuloy kahit ayaw na nila. Because why? You have a personal revelation of Jesus Christ. That's how character starts. Paano tayo inuhubo? Kaya sabi ni Brother Branham dito sa mensaheng question and answer, 1964, it's not what you say. Christianity ain't what you say, it's what you live. It's what you do, it's an example. You are the salt of the earth. Ayan, tinawag tayong mga asin ng sanlibutan. Dahil walang asin, si walang lasa ang pagkain, di po ba? People are watching you. People won't go to church, but they will read you and see what you do. So, kaya mga kapatid, hindi ito sa kung ano lang sinasabi natin, oh, message believer ako, oh, ganito, meron akong pinupunta ang church. No, it's what you live. Kung anong pinapamuhay mo, kung anong ginagawa mo, doon ka makikilala. Kung kay Kristo ka o kay Diablo. Diba? Sabi ng Bible, by their fruits, you shall know them. The fruits of our life. See, ito po ang Christian character, sabi ng mensahero sa End Times Sign C. Sabi niya rito, Christians are known by the fruits of the Holy Spirit. So pag nasa iyo ng Holy Spirit, mayroong fruits yan. May bunga yan. Di po ba? Ano po bang fruits of the Holy Spirit? Mababasa natin sa Galatians 5:22. Sinabi niya rito, that's what dominates a Christian life. Proves what he is. And the fruit of the Spirit is love. May pag-ibig pala. Yan ang isa sa karakter ni Kristo. Meron kang pag-ibig sa kapwa. Pagmamahal, paggalang, pagrespeto, pagpapatawad. Amen. You have love, you have joy. May kagalakan ka. Hindi yung nakasimangot ka, lagi yung nagmumukmuk. Ang isang Kristiyano, ang karakter niya, masaya siya naman ang kalalagayan niya sa buhay. He is contented. All things work together for good. Alam niya yun. To them that love God. See, walang aksidente, walang malas, at swerte sa isang Kristiyano. Everything is the will of God. Amen. See, He has joy. He has peace. May kapayapaan siya. Meron siyang faith, pananampalataya. He believes the word. He knows that God will never lie when He promised. See, He has faith. He has long suffering. Ano sa Tagalog long suffering? Pagtitiis. See, do goodness, may kabutihan. Gentleness, see, he has patience. See, in the Holy Spirit. Those fruits manifest themselves through Christians. So, ang topic natin mga kapatid, Christ-like attitude or character. So, dito minention sa atin yung mga katangian. See, the virtues that we need to have to be Christ-like. See, sabi ng prophet, walang gitna. Ito, sabi niya sa sixth seal, there is no halfway Christian. Wala pong Kristiyano na hatik o haphazard lang, sabi niya. There's no drunk sober man, no black-white bird, no sinner saint. No, you're either a sinner or a saint. See, there's just no in-between. Kaya nga hindi pwede si Judas sa mga apostol ni Kristo. Kasi, see, dalawa ang kanyang kinampihan niya, Pharisees, samantalang siya ay apostol ni Kristo. See, you're either born again or you are not born again. You are either filled with the Holy Spirit or you are not filled with the Spirit. See, dalawa lang po yan mga kapatid, walang gitna. Ano ba, sabi niya rito, no matter how many sensation you have, kahit marami ka pang speaking in tongues, nagsalita ka ng iba-ibang wika, mayroon ka mga vision, dreams,
See, no matter how many sensations you have, if you ain't filled with the Holy Spirit, you are not filled with it. Remember that the rain falls on the just and to the unjust. Ang ulan ay bumubuo sa mabuti at masama. The same Holy Spirit can use a hypocrite, can use a good person. See? Praise God. So, if you have been filled with it, your life shows it. Goes right to it. Nobody has to tell anybody about it. They see it because it's a seal. So, ang born again Christian pala, silyado ng Panginoon. In and out. See? Praise God. Hindi ka nagkukunwari. Natural ang pagiging mabait mo, pagiging mapayapa, o pagiging patient mo. So, silyado ka. Kahit anong gawin ng tao sa'yo, hindi ka natitinag. See, sana mababasa ang seal. Ito po sa Ephesians 4:30, madalas natin binabasa. Let's read from the Bible. Because the Holy Spirit is the seal of a Christian. See, sabi rito, alam niyo ang seal? A seal represents something. A company or a kingdom. Pag sinelyohan yan, see, that means it's owned by something. Like you're owned by God, you're protected, and you're complete. Sabi rito, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Pag may Espiritu Santo ka, selyado ka. Yung character ni Kristo lalabas sa'yo. Kaya ang sabi sa 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So yan pala mangyayari. Pag may sendyo ka na ng Espiritu Santo, mawawala yung mga bitterness natin. Mawawala yung wrath or anger, yung puot, yung galit mo sa isang tao. Wala na ang pagtutuhang Kristiyano. Marunong ka magpatawa, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. See, all anger, clamor, evil speaking, yung mga paninira, mawawala yan sa isang Kristiyano. Mga chismis, it will be put away from you with all malice, mga malisya, mawawala sa iyan. See? And being kind to one another. Magiging mabuti ka sa iyong kapwa. Tender-hearted. See? Forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. So yan pala mga kapatid, ang makikita natin dito na magiging karakter mo kapag nasa iyo na si Jesus Christ. See? And we are all trying to achieve these things. Mahirap gawin ito, mga kapatid. To love your enemy, to forgive those that persecute you. Mahirap gawin ito. That's why we have to try. We have to work out our own salvation with fear and trembling bilang tao. Mahina tayo, the flesh is weak, but the spirit is willing. Yun ang importante. Willing tayo magpakorek, willing tayo magbago, willing tayo matuto, mga kapatid. Sa tamang daan, sa wastong paraan ng Panginoon. Praise God. So, the believer's character, therefore, must be a manifestation of the virtues in the life of Jesus Christ in us. Yung buhay ni Jesus kailangan makita sa atin. Hindi lamang tayo nag-claim na mga believer tayo, na tayo maawit, tayo nagpapatuto, kundi yung ugali ni Kristo. Yun ang hahanapin ng tao. See? The life of Christ. Because you proclaim that you're a Christian. You represent a kingdom. You represent a person. And sabi ng Bible, we are God's ambassadors. We are God's advertising agent. So we must properly advertise the company we're carrying. And hindi lang company, dala natin kaharian ng langit. Amen. See, we're promoting the kingdom of God where we came from. And we must never misrepresent that. Amen. So the character of Jesus, sabi ni Brother Branham, paano nabuo? Let's look at this thing. How was the character of Jesus brought in him? Ito po ang explanation sa Smyrnian Church Age. Sabi niya rito, the very character of Jesus was perfected by suffering. So meron pong suffering pala na dadaanan. Kasi walang victory kung walang trial. Walang overcoming kung walang pagsubok. See? So, Jesus was perfected by suffering. So, paano tayo mapaperfect? Sabi niya rito, and according to Paul, he has left his church a measure of suffering
that they too, by their faith in God, while suffering for Him, would come to a place of perfection. Mga kapatid, paano tayo mape-perfect? Through trials. Amen. And testing. Correct. So, yung pala, kaya pinayagay ito, mga lockdown nito, mga quarantine, wala tayong makain. See, suffering yan. Yep. Para ma-perfect ka. Sinusubukan ni Lord yung faith mo kung hanggang saan ka. Hanggang pag may pera ka lang ba sa bulsa, hanggang may, pag may makakain ka lang, magiging faithful ka. No. Faithful till the end. Sabi ka ng kanta. Hanggang sa dulo, hanggang pati buhay mo ay ibigay mo sa Panginoon. They all died in the dark ages. They were beheaded. Christians were fed to the lions. Christians were burned at the stake. So, lahat ng karakter na ito, mga kapatid, mabubuo sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok. Yes. Amen. Yung ikaw ay kutsain, yung ikaw ay persecute, yung ikaw ay siraan. Mga pagsubok natin yan, mga kapatid. At hindi dapat na panghinaan ka ng loob. Amen. See, we must continue. See, sabi ng Bible, lay aside every weight and run this race with patience, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. So, mababasa natin ang trials na pinagdaanan ni Lord sa Hebrews 5, 8 to 9. Sabi po rito, though he were a son, anak na siya, yet he learned obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. So, sa pagsubok na dinaanan ni Lord, doon tayo mapi-perfect, mga kapatid. See? Praise the Lord. Hallelujah. So ito po ang sabi ng mensahero. Unless we suffer with Him, we cannot reign with Him. Liban na tayo'y magtiis din, na kagaya niya, hindi tayo mabibigyan ng pamumuno o pamamahala. You have to suffer to reign. So, sino ayaw ng suffering dito? Hindi mo pwedeng takbuhin. Kasi sabi rito, you have to suffer. So, there is an element of suffering in a Christian's life. Yung ikaw ay siraan, ikaw ay alipustain, kasama yan. All that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. The reason for this is that character simply is never made without suffering. Di ba pag nasanay ka lang walang makain, hanga ko dun sa mga tao na kahit anong pagkain, kahit tuyo, kahit ano lang, kahit asin, asuka lang, hinalo sa kanin, pwede na. Di ba? So, kailangan masanay tayo sa meron at sa wala. Di ba? Sa kasaganahan o sa kadahupan. See? Kaya sabi ni Paul dito, ako'y sanay na. Na mamuhay sa kasaganahan at sa kahirapan. So, we must be always flexible, mga kapatid. Yan ang karakter ng Kristiyano. Amen. At marunong tayong magpahinood. Amen. So, let's continue on. Praise God with some of the quotation. Okay, so, the believer's character. Okay, umpisa natin kung paano tayo mahuhubo sa Panginoon. Because if there's a will, there's a way. Amen. A godly character, therefore, is a result of the Holy Spirit's work of sanctification. Alam niyo yung three stages of being born again. Justification, sanctification, and being baptized by the Holy Spirit. Tatlo yan. Water, blood, and spirit. See? Gagaya ng natural birth. Same thing with spiritual birth. Same thing with the exodus from Egypt, anong dumaan sila sa tubig? They crossed the Red Sea, it's water. And then, dun sa wilderness, they were tried 40 years. It was a sanctification stage, which is cleansing and setting aside for service. Hindi ka makakatawid sa promised land kung hindi ka dadaan ng wilderness. See? Kailangan dun sa wilderness, matesting ka. Ano mga pagsubok? Sabi nga ng Bible, pwede ba makaiwalay sa iyo ang karamdaman, kawalan, ang taba, kaubaran? Nothing shall separate us from the love of Christ. Amen. So itong sanctification, ito ang pinakamahirap. Kasi ito yung purging. The purge, mga kapatid.
Actually, ito yung purgatory sa lupa. Walang purgatory doon. Ang purgatory habang buhay ka. Amen. Before you cross the Jordan, which is going to the promised land, you have to be tested, tried, and be proven. Kaya nga tinest yung mga spies. The 10 spies failed. Only Joshua and Caleb were able to cross the promised land because they doubted. They were afraid of the giants there. So, ganun din ngayon mga kapatid, kung takot ka, si hindi ka makakasama sa rapture. Kung ikay nag-worry, if you are doubting, see, you must be sanctified first. So, sanctification is cleansing and setting aside for service. Basahin natin dito sa enticing spirit. This is how born-again Christians are known, sabi ng ating messenger. That is the way it is with every born-again Christian. When he really gets into God, he watches his life with God's word. Binabantayan niya ang buhay niya kung ito ay akma sa salita ng Diyos. And he realizes he is lined up with every bit of it. So meron tayong salamin, ang Biblia, kung ang buhay ba natin ay nakakasunod o hindi. So that is how you try to take inventory of your life as a Christian. See, mirror yourself in the Word of God. And then, He's got long-suffering, gentleness, quietness, meekness, power, faith, love, joy, peace. Inulit-ulit. New Galatians 5:22. He ain't tossed about like a troubled sea. Ang karakter pala ng isang Kristiyano ay hindi siya papaling-paling. Gaya ng isang sabi rito, ng dagat na inahampas ng alon saan-saan. He ain't worrying about every little thing. He ain't jumping here and there like a bottle stopper on a windy ocean. He is set. Pag sinabing set, siya ay established. Hindi na siya pwedeng dayahin pa o i-alisin pa sa pananampalataya kasi may revelation siya. Personal, individual revelation. Hindi itong grupuhan. Dahil pag ang grupo, ang kapatid mo, umalis, baka umalis ka rin. See? Kaya nga sabi ng Lord, hindi ito dahil sa asawa mo. Magmahal ng asawa, kapatid, magulang na higit kay Lord. You are not worthy of being His servant. Tuloy natin ang quote. His heart is pure. Ayan. Ang isang Kristiyano, walang masamang intensyon sa kanyang kapwa. Amen. Pure ang kanyang puso. Laging kabutihan ang kanyang iniisip. Yes. His thoughts is pure. His intentions are pure. Amen. His alternative, anong alternative? Plan B, plan C. His alternative. And he knows he lines up with the Word of God. Amen. All hell cannot move him. Buong impyerno, hindi siya pwedeng ugahin. Sabi rito. Hallelujah. He is lined up with the Word of God. He's got divine love. See? Meron po nang kumpuha tayong divine love. That you can even love your enemy. Purity in his heart for every man and woman. He has abstained from the things of the world. Ayaw niya ng mga bagay na makasanglibutan. They are dead to him. He don't want them no more. So we're reading from the message kung ano ang description ng isang born-again Christian. Because that's the character of Christ in him. What else? Ito po, ang mga Kristiyano, nakikilala sila sa kanilang priority. Ano bang priority mo? Trabaho? Negosyo? O ang maglingkod sa Panginoon? Sabi ng Bible, seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, itong sabi ni Brother Branham, a man that's born of the Spirit of God loves to go to church. Amen. Better than he loves to eat his dinner when he's hungry. Right. The spiritual man on the inside has got to be fed. Mas gugustuhin para ng isang born-again Christian na dumalo sa gawain kaysa kumain ng pagkain kung siya'y nagugutom. Ganun, mga kapatid. Wow. See, if that man isn't fed, he will die. Mamamatay ang kaluluwa mo pag hindi napakain ang salita ng Diyos. Because man shall not live by bread alone or by rice alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
Ano bang sabi niya sa vision of the USA? If a man loves God, he will feel his seat of the church every time. He cannot stay away from it. Hindi daw pwedeng lumayo sa church ang tunay na born again Christian. Eh sa ngayon, wala pa. Lockdown tayo. Pero pagka malaya, probably after May 15, see, ito ang gawin natin. Dumalo tayo sa church. Mas bigyan mo ng priority ang pag-ibig mo sa Panginoon. More than anything else. Because this is the only thing that will last. You will have eternal life. Everlasting life. All things will pass away, but His word will never pass away. All other ground is sinking sand. Upon Christ, He is the solid rock that we must stand. Amen. Glory to God. So, ito pang sabi ng prophet sa mensaheng Statue of a Perfect Man. Lust for money. Lust for big things. Lust for popularity. These things are dead to the believer. Hindi na daw ang hanap natin popularity o marami pang pera o malaking bagay, mga kasikatan. See, patay na daw sa atin yan. We don't look to that. Ang mahalaga sa atin ay naglilingkod tayo ng Panginoon. Madatnan tayo na nakahanda. Madatnan tayo na malinis ang ating budhi sa pagdating ng Panginoon. See, we don't care a tent or a cottage. Ano man ang tirahan mo, tolda man yan o kubo. Why should I care? Sabi niya, live or die, mamatay man, mabuhay, sink or drown. This is the thing that I'm interested in, the kingdom of God. Amen. Yan daw pinakamahalaga sa propeta, ang kaharian ng Diyos. Whether I maintain my home, mamaintain ko man ang bahay ko, mawala man ang bahay ko. Whether I maintain my family, iwanan man ako ng mga mahal ko sa buhay. Whether I maintain whatever it is, let me maintain Christ, the hope of glory. So, priority natin, mga kapatid, si Jesus Christ. Amen. More than anything else, huwag mong ipagpalit ang Panginoon sa anumang bagay sa mundo nito. Everything will pass away. See, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato na hindi gigibain. Mananatili lang ang kaharian ng Diyos. Kaya doon tayo, mga kapatid, sa kingdom of God. Hallelujah. Glory to God. So, we are not on a picnic. This is a quotation that we usually read. Anong sabi niya rito? Remember, we are not on a picnic, but we are in a battlefield. Ang Kristyanismo pala, hindi ito pahapay-hapay, isi-isi. Tayo pala ay nasa digmaan. Ang kaaway mo hindi tao, ang kaaway mo mga demonyo. For we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. Principalities and powers, sabi dito. Many people just think that when they become a Christian, that's all they need to do. That settles it forever. And as they are a Christian, and everything's going to come easy. Don't never get that in your head. Huwag niyong ilagay yan sa utak niyo na lahat ay magiging madaling pag-Kristiyano ka na. Amen. Bakit? For I become a Christian to fight. Fight the good fight of faith. Ipaglaban ng pananampalataya. I become a Christian to get in the battle lines. We are Christian soldiers. Sundalo tayo ni Kristo. Kaya mga sundalo hindi patulog-tulog. Baka dagdag ka ng kaaway. Di ba? Ang Kristiyano laging handa. Sober, vigilant. Lagi alert, di ba? Baka dumating ng kaaway. Praise God. He has to be ready to fight. And we got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy. To know how to fortify, paano natin pagtibayin ng ating pananampalataya. To know how to fight the fight. So, kaya mga kapatid, alam natin we are given a full armor of God in the Bible. Di ba? Put on the full armor of God, sabi ng Bible. The helmet of salvation, the shield of faith, the sword of the Spirit. Binigay sa atin yan kasi spiritual ang laban natin. Amen. So wala tayo sa picnic. Amen. Dito pa isi-isi. Sa Romans 5:3-4, pinapayagan ni Lord, God uses trials to strengthen our character.
Sometimes God allows the devil to tempt you, just like he did to Job. Pinahintulutan niya ang diablo na subukin ang kanyang anak. Hindi para pahirapan ka, kundi para ipakita sa diablo na may tiwala ang Diyos sa iyo. Na ang Diyos ay may tiwala, confident sa iyo na hindi mo siya bibiguin. See? Pinagmamalaki ka niya kay Satanas. Na kahit anong gawin mo sa anak ko, mananatili siyang tapat. And not only so, but we glory in tribulation. The word glory, nagluluwalhati tayo. Nagagalak tayo kahit sa mga tribulation, pag-uusig, mga pagsubok. Knowing that tribulation worketh patience. Ang tribulation pala, nagdadala ng pagtitiis sa atin, ng patience. Amen. Nahahasa ang ating pasensya. And patience, experience, nagdudulot ng karanasan. And experience, hope, nagdadala ng pag-asa. Napakaganda. Romans 5:3-4. Kaya mga kapatid, huwag tayo magtaka, sabi ng Bible, kung maraming trials ang dumarating sa atin. Kasi ito ay, ang iyong faith sinusubok, your faith is more precious than gold sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-complain, don't murmur when you have trials, but just leave it up to God. Lord, help me in my trials. See? Praise God. Ang Panginoon, sinamahan niya ang mga apostol sa barko o sa daong. See? He never left his apostles na mapahamak sila. The same thing with us. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you, even until the end of the world. Amen. So, ang purpose ni Lord pala ay ma-develop yung ating character. So, it is God's purpose to develop our character. Remember, yung sinabi niya kay Joshua. What did God tell Joshua in Joshua 1:9? Sabi ni Lord, have not I commanded thee? Hindi ba iniutos ka sa'yo na ano? Be strong and be of good courage. Maging matatag ka. At maging matibay. Be not afraid, neither be thou dismayed. Huwag kang madidismaya. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Saan ka man pupunta, kasama mo ako. Amen. So yan po ang pangako ni Lord sa atin. He will never leave us nor forsake us. Magtiwala tayo. If you're a Christian, God is obligated to take care of you. Amen. Yan ang pangako niya. Until when? Until the end of the world. Right? Nandiyan siya sa piling mo. Amen. Glory to God. So, look at David. Si David, he is a man after God's own heart. Mababasa yan sa 1 Samuel 3:14. Barbaram said, like David, the man was after God's own heart. He said, the Lord is always before me. Lagi kong kasama ang Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, lagi mo akong samahan ng, upang huwag akong magkasala sa iyo. See? Wherever he goes, he remembers God is always before him. He is on my right hand and I'll not be moved. Sabi ni David, na nagkasala man si David, but God was there to let him know through his prophet. I think it was Nathan na pinaalala kay David na David, itong tupa na ito, si pinadaan niya sa talinhaga na may isang tao na napakaraming alagang tupa, yung kanyang kapitbahay, meron lang isang tupa. Pinatay niya yung kapitbahay niya para makuha lang niya yung kanyang tupa. David, ano bang parusa sa taong yun? Sabi ni David, kamatayan ang mangyayari. Sabi nung prophet, ikaw yun, David. Kinuha mo si Bathsheba, asawa ni Uriah. Ang dami mo na lang asawa. Kinuha mo pa siya. Pinapatay mo si Uriah. Nagulat si David. But it was God showing him that you reap what you sow. See, pag gumawa ka ng mali, ay aanihin mo ito. Gumawa ka ng tama, aanihin mo. So kaya ano nangyari? Nagsisi si David, mga kapatid. So tulad na Kristiyano, magkamali ka man, God will make a way for you. Amen. To be able for you to repent, na makapagsisi ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan ni iiwanan man. Napakaraming mga character sa Bible.
We know Noah, we know Job, we know Jonah. Lahat sila, mga kapatid, nagkulang. Hindi sinasabi ng Kristiyano, wala tayong pagkukulang. We commit mistakes. We are weak. But God is obligated. Nasabi ng Bible, hindi niya papayagan na tayo mahulog sa isang pagsubok na hindi natin makakayanan. Amen. So, praise God, mga kapatid. So, what are the ways on how to develop our Christ-like character? So, I will be showing you here four approaches na binigay ng Diyos para mahasa ang character natin. Maging kagaya ni Kristo. So, ito po ay ating pong tatalakayan. And after this, we will be closing. See, four approaches in the Bible wherein we are able to develop a Christ-like character. Handa na po ba tayo? Okay, let's move on to number one. We can develop character by controlling our thoughts. Nag-uumpisa yan sa ating isipan. This is the womb of our soul. See, the battle, this is our battleground, the mind. Dito tayo nakikipag-away. Whether you receive a thought or you discard a thought. Whether you accept it or reject it. See? So, sabi na sa tao, what's for your thoughts for they become your words. Diba? Yung isip mo, kahit isip mo, lumalabas sa bibig mo. See, nagiging bukang bibig mo yan. Di mo iwasan. Sabi nga, ang isda na uhuling sa bibig. So, kaya, be careful of your words. For your words become your actions. Gagawin mo yun eh. See, kung puro isip mo ay basketball, laging bukang bibig mo, si Michael Jordan o yung mga sikat na basketballista, at hindi hanggang bibig lang, magbabasketball ka. Gagawin mo yun eh. Kasi yun ang hiling mo. Yun ang focus mo. So be careful of your actions for they become your habits. Nagiging vision na yung action mo. And then watch out for your habits for they become your attitude. Bahagi na yan ang attitude mo. Na gaya ng mga lasenggo, pag hindi nakakainom, hindi nakakainom ng alak, see, ay parang may kulang. See? So, nagiging habit na nila, nagiging attitude na nila, pag nagkapera, hindi binibigay sa misis lahat para may panginom, may pangtoma. Kaya yung ibang mga babae, kinukuha na lang yung mga ATM card ng asawa. Binibigyan lang ng baon sa trabaho kasi hindi mapagkatiwalaan. Praise God. So, what's up for your attitude? For they become your character. So, nabubuo yung character mo. See, you know a person by their character. Pag sinabi mong Hitler, anong naisip mo? Anong character ni Hitler? Diba, mamamatay tao? He killed 6 million Jews? Diba? When you talk about Pharaoh, when you talk about probably Marcos, see, mga kilalang tao sa Pilipinas, so there is a character attached to a person. So, pag sinabi mong si Philip o si Toots, meron kong naisip kung si Toots ganito yan, see? Ganyan. So, kaya yung character will determine your destiny. Yung character mo, kung kay Kristo ito, langit ang punta mo. Pero yung character mo sa Diablo, impyerno ang destiny mo. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga iniisip natin. Kasi nanganganak yan. Yung nangingitlog, kung ano yung iniisip mo, si pati buong katawan mo niya, susunod na, ganyan lang nangyari kay Eva. Remember, the prophet said, that's what happened to Eve. Eve committed adultery because she received in her mind the serpent's proposition. Ano ba? O proposal. Sabi roon ng serpent, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang ng Diyos niya para huwag kayong maging gaya niya. Alam niyo ba, pag kumain kayo nito, magiging kagaya kayo ng Diyos at malalaman niyo mabuti at masama. Walang magiging sekreto sa inyo. So, tinanggap niyo ni Eva, kaya sumunod na lang yung katawan. See? The same thing is adultery committed. Diba? Yung mga babae na ang asawa na sa abroad, sasabihin ng lalaki, pag nilapitan ng lalaki, kalimutan mo na ang asawa mo, mahirap lang yan ako, maraming pera, aalagaan kita, akong bahala sa'yo. Pag tinanggap mo yun,
lagot si Mister. Pag-uwi, may anak na sa ibang lalaki. So kaya makikita natin, mga kapatid, we have to be very careful. Watch your thoughts. Amen. Sa Philippians 4:8, dito natin isentro yung ating mga thoughts. Sabi nito, think on these things. Basahin natin. Sabi dito ni Paul, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure and lovely, and of good report, if there be any virtue, if there be any praise, kung saan may papuri sa Diyos, at mayroong kabutihan at karangalan, think on these things. Itong mga bagay na pag-isipan nyo. Ituon nyo ang inyong kaisipan sa mga bagay niya. Para yung character ng Panginoon ay mapunta sa inyo. Amen po ba? Ano ba? Then number two, how can we develop our character? We can develop our character by practicing Christian virtues. Ano po bang mga virtue na binigay ni Lord? Kalakasan sa atin. Ito, sa 2 Peter, yan yung capstone na sinabi ni Brother Branham. See, add to your faith virtue. Give diligence to add to your faith virtue. Dagdag nyo raw sa panampalataya nyo ang virtue. And virtue, to virtue, knowledge, see, karunungan o kaalaman. And to knowledge, temperance, pagpipigil sa sarili. And to temperance, patience, pagtitiis. And to patience, godliness, kabanalan. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity or love. For if these things be in you, ayan, ang hanapin ni Lord ito sa iyo. Kailangan ang mga bagay nito must be in you. And abound, nananagana, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi ka magiging baog o walang bunga sa karunungan o kalaman sa ating Panginoon. So, kailangan natin ito, mga kapatid, para mabuo ang karakter ni Kristo sa atin. Praise the Lord. Amen. Pangatlo, we can develop character by guarding our hearts. Iba yung mind sa heart. Diba? Minsan magkalaban yan. Diba? Sabi nga iba, huwag puro puso. Isip naman ang pairado mo. Diba? Baka magutom ka lang pag pinanapang-asawa mo yan. Diba? So, praise God. Ito po sabi ng Bible, Proverbs 4:23. The issues of life comes from your heart. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ayan. Sa puso nagmumula ang mga issues, alalahanin sa buhay. Diba? Mga love life, diba? Yung mga ating mga tawag ito, ambition sa buhay. So out of the heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So yung mga layunin mo, motives mo, objectives, nagmumula sa ating puso yon. Kaya sabi rin ko sa pang-scripture, let's look at Matthew 15:18-20. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. See? Kaya sabi rito, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adultery, fornication, theft, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. Madalas nga sinasabi, hindi yung pinapasok sa bibig ang nakakasira, kundi yung lumalabas sa bibig ang nakakasira. Di ba? Yung dila, napakaliit, pero parang apoy. It's like a fire. The tongue is a small part of the body. And things that come from the heart, out of the mouth, it speaks, sabi ng Bible. So kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating puso. Don't ever think. As a man, think it in his heart. Ang tao pala nag-iisip din sa puso eh. Sabi ng Bible, di ba? As a man, think it in his heart, so is he. So kaya mga kapatid, minsan sabi nga, buka ng bibig, kabit ng dibdib. Di ba? Minsan may mga tao na sabihin, oh brother, ang galing-galing mo, sister. Ang ganda-ganda mo, pero sa likod, hindi naman pala yun. Di ba?
Praise God. Kuwan lang pala yun. Pakunwari. So, kaya kung ano nasa puso natin, sabihin natin. Huwag tayo maging kagaya ng mga Pharisees, ng mga hypocrites. Praise God. So, kaya mga kapatid, yan po ang gawin natin. Ingatan, guard your heart, guard your mind, and pang-apat, I believe, last na to, we can develop character by keeping good company. Birds of the same feather should flock together. Ano po ang good company? Ito kumpanya ng Coca-Cola o kumpanya ng Ayala. Ito yung mga kasama mo, company. See? Kung sino ang kasama mo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Kung sino mga kasama mo, o mga durugista kasama, siguro durugista din ito. Mga nasingkerto o mga sugarod, malalaman ka sa kung sino ang kasama mo. Kaya ingatan natin kung sino ang sinasamahan natin. Diba? Sabi nga ni Berbana, hindi ka pwedeng matulog nakatabi ang aso na hindi ka magkakapulgas. See? When you lie down with a dog, you will get ticks. Yung kuto niya, yung balahibo niya mapupunta sa iyo. So ganun din, ang isang bata, pag isinama mo sa isang batang naninigarilyo, matututo siya. Diba? So kaya sabi ng Bible, be not unequally yoked together with unbelievers. Huwag kayo makipamatok sa mga di mananampalataya. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Wala daw pong tawag ito, relasyon o pakikinigit ang matuwid sa di matuwid. Diba? How can two walk together except they be agreed? See? What communion hath light with darkness? What concord hath Christ with Belial? And what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? Mga templo kayo ng Diyos, di ba? For ye are the temple of the living God. As God said, I will dwell in them and walk in them and I will be their God and they shall be my people. So, piliin natin, mga kapatid, ang pinakikisamahan natin. Hindi masama na pumunta ka sa mga makasalanan at mag-share ng Word of God. Pero huwag mong sasamahan yung kanilang kasamaan. Love the sinner but hate the sin. Ituloy natin. Sabi ng Panginoon, come out. Verse 17, 2 Corinthians 6. Wherefore, come out from among them and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. So, malinaw mga kapatid, we can improve, we can achieve the Christ-like character by obeying these words that we have heard. So, kung ating masusunod, matutupad, at mapaninindigan ng mga ito, I believe Jesus will be pleased and will be ready, make you ready for His coming. Amen. So, finally, mga kapatid, ito po ang sabi ng prophet sa again message. Born again of the Spirit of God, you actually love everybody. Mahal mo lahat. Wala kang pinatangin. Wala kang pinamumuhinan. See, you love everybody. Why? Because the love of God is shed abroad in your heart. Diba? Now, you don't love their ways and things like that. You don't want to partake with it. But you love everybody. Kahit mga unbelievers yan, mayroon kang concern sa kanilang kaluluwa. See, ano pang sabi niya rito? So, from the time, as we close, let us be real Christians. In all that we do or say, in every act, let's be real Christian. Sa ating mga gawain, sa ating mga ginagampanan, sabi rito, and I know it's in our hearts, sometimes we easy forget little things like that, but I thought I'd mention it. Pinaalala sa atin ng prophet na kailangan natin gampanan ng mga bagay nito. Nakakalimot tayo bilang tao, so we need to be reminded. I believe the scripture says how great or precious for brethren to dwell together in unity. So ang tunay na karakter ni Kristo ay nagnanasa ng unity. Unity in the faith, hindi division. Amen. Kundi pagkakaisa sa pananampalataya. And I believe ng tunay na Kristiyano
yan ang kanyang layunin. Hindi siya naghahanap ng gulo o naghahanap ng pagkakampi-kampi. Si ang tunay na Kristiyano, unity ang hanap niya. Love for everybody. Love the unlovable. Si yan lang ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Si lapitan mo, gawin mo, pusuhin mo, siraan mo, pero may love pa rin siya. May pagpapatawad pa rin siya sa mga tao na gumawa sa kanya ng gano'n. Hindi magbabago because it's not him anymore, it's not her anymore, but it's Christ living in him or her. So God bless you, mga kapatid. Nawa, amen. Magpalang tayo sa ating mga binasa at narinig. So awitan natin ang